Forest land. Landscape. Seascape. DEN Army Maropa. News. Ang Nauhan Lake National Park ay isang natatanging pinangangalagaang pook dahil sa angking nitong yaman. Dahil dito, ang mga komunidad na naninirahan sa palibot nito ay masigasig na nakikiisa sa pangangalaga dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng pagkain at hanap buhay. Dahil din sa likas yaman ng lawa, naging pahingahan nito at pagkukunan ng pagkain ng mga ibong pantubig o water birds. Maaaring matukoy ang estado ng lawa sa pamamagitan ng pagsuri sa bilang ng mga ibong pantubig dahil kung marami ang ibong pantubig na naglalagay rito, ibig sabihin, malusog ang ekosistema ng isang wetland. Natapos na po namin ang Asian Water Bird Census ng Nauhan Lake National Park. This activity is in collaboration with the Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Incorporated, from the Academe, from the MINSCAT, from the Mimaropa office, and from Penro Oriental Mindoro. This activity is always conducted by the Nauhan Lake National Park Protected Area Office because it is an annual event conducted during the second week to third week of January. Ang Nauhan Lake kasi member siya na ng East Asian Austral Asian Flyway. So yearly, andito yung mga migratory bird dumadating sa atin. So yun yung minomonitor natin ngayon kung sila ba'y tumataas ang bilang o bumababa. Kaugnay dito, sa Nauhan Lake National Park, isinasagawa ang pagbibilang sa mga ibong pantubig dahil sa panahong ito, mas marami ang mga ibong pantubig na dumadaan upang maghanap ng pagkukunan ng pagkain at pahingahan. Ang programang ito ay ang Asian Water Bird Census na binuo upang mabantayan ang mga naggagalang ibong pantubig o migratory water birds at upang matukoy ang estado ng wetland. May tatlong layunin ng Asian Water Bird Census kaya ito isinasagawa. Una ay upang makalap ang taunang bilang ng populasyon ng mga water bird na magsisilbing batayan sa pagsuri sa lawa at mabantayan ang populasyon nito. Ikalawa ay upang mabantayan ang estado ng kondisyon ng wetland at ikatlo ay upang hikayatin ang interes ng publiko sa pangangalaga sa water birds at wetlands na makatutulong sa konserbasyon sa mga ito. Noong taong 2018, naabot sa 5,523 na mga ibong pantubig o water birds ang nabilang sa lawa ng Nauhan. Ang resultang ito ay mababa kumpara sa taong 2017. Batay sa nakaraang taong pag-aaral, dulot ito ng nagdaang bagyo sa bansa kung kaya't ang mga naggagalang mga ibong pantubig ay maaaring lumihis o namahinga sa ibang wetland. Sa kasalukuyang taon, sa isinagawang Asian Water Bird Census, mas bumaba pa ang bilang ng ibong pantubig na nabilang sa lawa na nasa 3,536. Nakakapangamba ang pagbulusok ng bilang na ito, ngunit sa pagdidiin ng Protected Area Superintendent na si Ricardo Natividad, marahil ang bagyong nagdaan noong Disyembre ang dahilan kung bakit bumaba ang nabilang na ibong pantubig. Siguro aside sa climate change or ibang dumating sa atin mga bagyo, siguro yun dami ng tao na disturbance. So siguro yun din ang isa sa mga dahilan kaya bumababa ang bilang ng mga ibon. Sinabi rin niya na mahigpit ang pagpapatupad ng batas sa pinangangalagaang pook at alam ng mga naninirahan sa palibot ng lawa ang kahalagahan ng mga ibon kaya imposibleng maging dahilan ang panghuhuli sa mga ito. Ang pagbaba ng bilang ng mga ibong pantubig o water birds ay hindi nangangahulugang ang lawa ng Nauhan ay nanganganib. Ito ay depiksyon ng lumalagong suliranin sa ating kalikasan, ang mabilis na pagbabago-bago ng panahon.